Hi guys, nandito na po tayo ngayon sa York Chiller number 2. Ngayon guys, may kunting tips na ako sa inyo na ipapakita dito sa ating York Chiller system. So, ang gawin natin ngayon guys is pandarin natin ng pan-motor ng individual. So, papasukin natin yung parameters niya. So, itong procedure na to guys is ginagamit na po ito during preventive maintenance at saka yung commissioning. So, dito natin makikita yung fan motor kung meron siyang problema or nag-hard starting siya or may bearing na maingay. So, kailangan natin palitan yan pag natin yan. So, ngayon guys, simulan natin. So ayan guys, ito po yung system 1 niya. System 2, remote run contact is open. So ang ibig sabihin niyan guys is naka-off siya doon sa BMX graphics control. So ngayon guys, i-off natin yung unit switch. Yan, ito guys. Ito po yung unit switch niya. So pag off natin yan, yan ang ma-display dito guys is unit switch is off shutdown. So naka-off na po siya guys. So ngayon pumunta tayo dito sa service. Ayan, ito po yung service. So pindutin natin isang beses. Ayan, pagka-pindot natin guys sa service is lalabas po itong press enter key to continue. So password, enter natin yung password niya. 9 6 7 5 and then press enter. So yan guys, nandito na po tayo sa service software control. Yan. Yan guys, hanapin natin yung system number 1. So pindutin natin yung arrow right. Ayan, pinutin hanggang makita natin yung system 1. Ayan, kung makita nyo guys, nakita na po natin yung system number 1. So ngayon, pinutin natin sunod is itong arrow down. Ito. Ayan guys, pinutin natin guys. So makikita din natin lahat yung mga parameters niya sa loob. Sa system 1, system 2. So makita din natin lahat dyan. Ito guys, kung makita nyo itong BSD cooling fan pump. So naka status off po siya. So i-on natin yan under yung cooling fan natin sa loob. At saka itong yung pump motor niya guys yo. So yan yung cooling pump niya guys, yan. So ang loob ng hose niya guys is glycol. So ngayon balik na dito guys sa display. So ngayon i-off natin ulit dahil naka-on siya. So i-on natin yan. So ngayon naka-off na po yung BSD cooling pump niya is continue tayo dito sa pag-press ng arrow down hanggang makita natin yung condenser fan motor. Ayan, kung makita nyo guys, system 1, condenser fan mode, fan out 4. So, ayan guys. So, puntahan natin yung 1 yan. Ayan. So, yan yung 1. So, ngayon guys, i-on natin. So, pindutin natin yung check. So, under yung fan motor 1. Yan guys, kung narinig nyo guys, so mandar yung fan, so punta natin sa taas. So yan guys, ito po yung fan motor niya. 1 2, so dalawa po yung mandar niya sa fan 1, so dalawang fan motor po siya. Yan,
punta tayo sa fan tool. Ayan, so ngayon guys, i-open natin yung fan 1. Press natin yung 1. Itong press natin yung check. So ayan, na-open up yung fan 1. So punta tayo sa fan 2. Ayan, press enter. So ayan, umanda na yung fan 2. So akyat tayo guys. So ayan po yung fan 2 guys. So isa lang yung fan motor na umandar. So ngayon baba tayo ulit, pandar natin yung fan 3. So ayan guys, press natin ulit yung enter para mag off sya. Ayan, off sya. So ngayon punta tayo sa fan 3. Ayan guys, nasa fan 3 na po tayo. So ngayon, press natin yung enter ulit. Yan, umandar po yung fan 3. So akyat tayo ulit sa taas. So ito po yung fan 3 guys. Ulit dalawang fan motor din siya. Yan, gumagana yung isang fan motor at saka isa. Yan. So sa fan 3, dalawang fan motor. So ayan. So baba tayo ulit, i-off natin yung fan 3, banda natin yung fan 4. Ayan, so pindutin natin yung arrow down. Balik tayo sa pindutin yung arrow up. Balik tayo sa fan 4. Ayan. So off na natin yung fan 3. So balik tayo sa fan 4. So ayan, nasa fan 4 na po tayo. So pindutin natin yung enter. Ayan, umanda na ulit yung fan 4. So akyat tayo ulit sa taas. So ito po yung fan 4 guys. Yan, umanda na po siya. At yung isa niya guys, dito sa dulo, yan. So bali total ang fan motor ito is bawat system is 7. Subsystem to is 7 din. So total of 14 lahat sila. So yung fan motor yan guys is sa ano yan guys, sa system number 2. So ang pinaganatan natin ngayon is sa system number 1 lang. So ngayon guys, bandarin ko lahat yung system number 1. I-on natin lahat yung fan motor niya. Ayan, punta tayo sa system 1. Punta natin yung 1, 2, 3. So akyat tayo sa taas guys. Magana po lahat yung fan motor niya. So ayan guys, magana po lahat yung fan motor, yung 7. I-open natin yung fan motor. So ayan guys, i-open natin yung fan 1. Ngayon yung fan 2.
Ayan, sunod yung country. Ayan, so sunod din yung fan 4. Ayan. So ayan guys, simple lang po siya guys. Kung mapasok na po tayo sa parameters niya, kung mag-distinct tayo sa fan motor, kung mag-preventive-maintenance tayo, mag-test isa-isa sa fan motor natin, kung okay yung amperahe niya, kung wala, hindi ba siya hard starting, saka yung bearing niya hindi ba siya maingay. So dito po natin gawin guys. Balik na po tayo dito sa status niya. So ang gawin natin guys, pag yung system number 2 guys is hindi ko na ipakita sa inyo yung paano siya gawin dahil pares na yung procedure niya guys. So ayan. So pagkatapos natin yan dito guys, mag-exit na tayo, pindutin natin yung status. Mag-exit na yan sa yan. Babalik na yan sa ano, sa unit switch off shutdown. So ang suratin gawin guys is i-on natin yung unit switch. Dahil pag hindi to na-on yung unit switch guys is yung crankcase heater ng compressor natin is hindi mag-energize, so magka-problema tayo. So kailangan na ang heater natin is palaging naka-energize. So ayan guys, on natin. Ayan, babalik siya sa remote, run contact is open. So ayan guys, hanggang dito lang po yung video ko guys. Sana may nakuha kayong konting idea. At salamat sa makapanood sa video na to. So ito po yung outside ambient temperature guys. So kung makikita nyo, 23.3. So malamig ngayon kasi December ngayon, so winter season. So ayan. So saran natin. Ayan.